to my channel. This is Pido Martinez at your service. At yun nga po guys, ang atin naman pong tatalakayan sa ngayon ay ang pagbablog doon sa aking kaibigan kung paano po siya nakapagsimula ng kanyang salon business sa dating maliit na salon at ngayon naman po ay medyo lumago na po ang kanyang negosyo. At ang tinutukoy ko mga guys ay walang iba kundi ang Cheche Beauty Salon. Dito po guys ang kanyang salon na matatagpuan naman po dito po sa habaan ng Quirino Highway sa mismong Nova proper po guys ng lungsod ng Nova Leches. Tara po guys, samahan niyo po ako. Hi, hello girls, how are you? At ito po nga guys ang mga tauha na nagagandahang mga stylist ng ating butihing kaibigan na si Cheche de la Vida Salon. Hi guys, kaway kaway. So guys, gaano ka nakatagal dito sa salon na ito? Ano pa lang ako, 4 na buwan. 4 na buwan. So, all around po kayo. Okay. Ayan. Si Gandang, ano pangalan mo, Be? Rain. Si Rain. Wow, umuulan sa labas. Very rain. At si Ganda naman. Jamaica Chuchay. Jamaica Chuchay? Yes. Ay, ang ganda. No, best Jamaica talaga. So, all around. Gano'n katagal sa Jamaica? Yes. Ako dito is 2 months pa lang. Ay, 2 months. Dahil, mga... Galing ako na. Mga bird. Ay, we are her sa ay, ang tama. So, mga virgin guys, 2 months pa lang, 4 months. At, siya nga nga ng ating legendary stylist ng bayan. Walang iba kundi si Brooks. Ayan, si Brooks. Hello, Brooks. Ayan. Ayan, papasukin mo ba ako sa loob, Brooks? Pasok ka, sir. Ayan po, guys. Pasukin po natin, guys, ang loob ng salon ni Cheche, guys. Hello, everyone. So, dito na po ka sa loob ng salon, guys. At dito po guys, makikita po natin ang mga nag-aabang na customers, mga macho, mga papa boss. At ito naman po ang loob. Ayan po, nakita po natin ang ating kaibigan. Siya po ang nagamayari ng Cheche Luxury Salon. Ito po sa kahabaan ng Nova Leches proper bayan. At tanong niya po natin guys, kung paano nga ba niya at ano po ang kanyang sekreto kung bakit napalago niya ang dating maliit lang na parlor hanggang sa ngayon ay fully air-conditioned na nga po. Pwede ka guys. Hi Chi, kamusta na my friend? Ay, napaka banayad naman ang kaibigan ko. Para naman nga, hindi makabasag pinggan. So, ito yata ang sekreto niya guys, kung paano siya yung mama at mga mahinihing bahagi. So, Chi, kwentahan mo na kami ng konti, kaibigan, kung paano mo ito nasimula ng parlor mo dati. Anong taon ito nagsimula? Nag-start ako mag-salon, 2012. 2012? Yes. Oo, yung buwan ng? May. Nung May 2012. So, ilang taon na ngayon? 2012, 2019. So, 7 years ago. Yes. So, pwede ka bang malaman kung... magkano na yung puhunan mo before sa pag-start ng negosyo ito? Start na ako before, nasa 150,000. Mga 150,000? 150,000? So lahat-lahat meron ka ng mga. So, gaano kaliit lang yung dating salon? Maliit lang dito. Ilang upuan lang? Mga ilang chairs na 4. 4 na upuan lang. So imagine guys, kung 4 na upuan lang, itong isang diretso lang po ito guys. Kung ganun, kung sasaring 4 lang. But of course, aircon na rin yung dati. Aircon na rin, agad-agad, aircon na agad. Kasi aircon na mainit. Oh, so ayaw mainit? Oo. Kasi na-operada nga siya, guys. May yung kanyang mattress kasi na-operahan. So, guys. So, tell me, I heard na nag-abroad ka sa taong 2000. Tinayin ko yung salon after how many months nag-abroad ako na. Pumunta ko ng Middle East. Bakit mo naisipang mag-Middle East samantalang meron ka ng negosyo sa Pilipinas? Hindi pa rin sapat. Ah, hindi pa sapat. So, maraming obligasyon. Kailangan ko makabili ng mga properties dito, bahay. For example, bahay. Mm-hmm. Tapos, supports mga... Okay. So, sa Middle East, nagkita tayo doon sa Middle East. Nagkita kami sa Dubai, guys. Sa Sharjah siya. Ako naman sa... Ay, sa Ajman siya. Ako naman sa Sharjah, Dubai. So, nakita ko naman, guys, kung gaano ka-improve at kadami ang kanyang customers. At nasaksihan ko naman na talaga namang nagkamal siya ng sarapi doon, guys. At alam mo na kung bakit siya nagkamal. Kasi nga, humihinto sa kanya ang mga... lokal sa sobrang ganda ng ating kaibigan. So, habang nasa abroad ka, paano sino nag-manage nito?
Ang naman is dito ang aking pinakamagandang edition na si Madonna. Ah, si Madonna. So, siya pala ang susi. Yes. Oh, so, minari siya Madonna. Habang ikaw ay nasa abroad, siya naman pinakatiwalaan mo. So, ayan naman pala. So, ayan guys. Ang sekreto ng kanyang pagka-parlor is yung tiwala, sipag at syaga, at determination, of course, sa mga taong pwede niyang pagkakatiwalaan upang iwanan ang kanyang negosyong nasa Pilipinas. At of course, napaka-importante nun guys na magkakaroon tayo ng mga kaibigan or mga katiwala na magmamanage sa ating negosyo habang tayo ay wala. So, sa panayamin po natin guys, si Madonna Ala Brooks, kung paano niya na-survive ito at ano ba ang nagbigkis sa kanila kung bakit siya pinagkatiwalaan. Hi, Brooks! Ayan. So, Brooks, natuwa naman ako, guys. At ikaw naman ay pinakatiwalaan pa ng Chechi ng ilang taon. So, ilang years na ba kayo magkasama ni Chechi sa negosyong ito ever since pa nung wala pa siyang parang? Matagal na. Saan kayo nagsama before? Doon pa sa Angeles. Sa Angeles, Pampanga? Dito, Ramirez po. Ah, so sa Sanabaliches din. So, ayan. Si Brooks po ay kasama pa ni Chechi noong araw pa. So, napagkatiwalaan ka niya. So, bakit mo naman pinagtiyagaan, nabantayan? Kasi may nga iba. So, wala na yung may-ari. So, oo. Wala na yung may-ari. So, lukuhin ko na lang siya. At yung kita, iibursa ko na lang. So, paano mo naman namotivate ang sarili mo na ayusin ang negosyo ng kaibigan niya? Di ako kasi, parang ako trabaho talaga. Kahit nag-iwag, di ako hindi. Every day ako dito. Araw-araw ko talaga. Araw-araw ka? Bakit marami ka bang binubuhay? Wala naman. Kasi wala naman ko magawin sa pepro na mag-isa. So, instead nga, mag-iwag ako dito na lang ako talaga sa pepro. At the same time, tututukan pa. So, ang tanong ko, bakit gano'n na lang katiwala si Cheche sa iyo? Siguro sa mga ano po dito. Kaya na minsan ako. Okay. So, proud ka ba ngayon na lumaki na ngayon yung salon ni Cheche? Ayan, lumaki na siya ngayon. Proud ka ba ngayon na ganito na na-achieve ni Cheche sa salon niya? Oo naman. Oo. So, baka naman ipamahalan sa'yo ni Cheche ito. Wala ba ka mong branch para ipamana sa'yo? Ano? Naghihintay ka ba ng ano, pakimkim na isang branch? So, ang sekreto talaga ng isang negosyo is yung meron kang mapagkatiwalaan. Kahit sa anong aspeto ng negosyo, no? Isang kaibigan na mapagkatiwalaan. Diba? So, sa ngayon, kumusta na ngayon ang status mo or relationship yun ni Cheche? Masamahan? Okay naman, minsan may mga time talaga na magkakapagamit. Para lang kami magkapagamit. Minsan nag-aamit kami. Wala yun sa ano lang yun. Malipas lang yun. After that. At sa tagal na rin ang pinagsamahan, di ba? So, ayan. So, ano ngayon yung mapapayo mo sa ating mga manunood? Kung paano sila nakapag-business ng matagal na ikaw ang pinagkakatiwalaan. Ano yung may share mo sa kanila doon sa mga may-ari na walang time at hindi kayang i-handle ang salon instead na pinagkatiwala nila sa mga stylist nila? Anong i-share mo sa kanila? Anong may share mo sa mga may-ari o doon sa mga tauhan na pinagkakatiwalaan ng may-ari? Mawalan tayo ng kabutihan palagi. Di ba at kinhawal, dito tayo basta maayos at mabuti ang ginagawa natin. Pagkapalaing at aasinso ka. No? Ayan guys, so narinig nyo naman guys, ang sekreto daw talaga is yung pagkatiwala, kabutihan po guys. Upang sa ganun ay mag-sustain po ang negosyo natin at tumaba pa at tumita pa tayo, hindi ba? Correct. Ayan po guys. At si madam naman, syempre, ating madam, maestro po kita madam. So gaano ka nakatagal na maging customer ni Cheche sa salon ni Cheche? Ah, so naging suki ka na for 3 times sa rebound, Garcelian. Pagkasaan po kayo? Ay, dito sa may ano. Ay, naku, muntik na ako maging kapitbahay. So anyway, sabi stick mill ka lang. So si Chichi, napagkatiwalaan mo sa hair care, sa color. Mga gano'n. Kumusta naman po siya as
our stylist. Okay naman, napakabait. Balik-balik ako dito. Saka ano, maganda siya. Ah, oo nga. Nag-train kasi yan sa Abu Dhabi. Yung mga camel doon, yun ang nire-rebant niya. Yung mga inireban niya doon, yung mga chameleon, di ba mga elepante, yung mga pinipedicure, yun ang mga pinipedicure namin doon, yung mga elepante. sa dami ng mga ingrown at saka mga kali ng mga paa ng mga Arabo doon, kinukuskus namin niya doon, pinuputs pa namin doon. Diyos ko, hindi ba, Che? Oo. So, walang hindi pwedeng maganap sa Pilipinas kung masarili ka na. Dahil nga sa abroad nga, ginagawa kami ng mga slave. Pero siyempre, pag mga Pinoy, pag-slave ka doon, iwa pwedeng katulong pa lang. Talaga, mas makakapera ka talaga. Kaya inaalila mo kami, ha? Wes! Akin na yung salapi mo. So, ayan nga po, guys. Nalaman po natin, guys, ang pagsisimula at kung paano na ibahagi sa atin ni Chechi ang kanyang pag-start na negosyo from a very small salon na malaki na nga po yun, guys, eh. Mag-start siya ng 150,000 sa parlor. Sabagay, nasa sentro naman kasi shop, guys, ng bayan ng Nabalas. Kaya mas mataas ang open nito, guys. Pero yung 150,000, guys, talaga naman po, malaki na po yun, guys. Makapag-start na tayo ng negosyo mo, guys. So, yun na po, guys. Sana po nakapagbigay kami ng mga informations and ideas kung paano makapag-start ng business kung ikaw naman ay walang panahon. Yung nakatulad ng aking kaibigan na napunta po sila Middle East. At ngayon, hanggang sa ngayon, 2019, started as 2012, at iniwan niya po. Ngayon nabalikan niyo po, guys, at lumaki ng lumaki po ito, guys. So thank you so much, guys, for subscribing and thank you for watching. Please don't forget to subscribe and click the bell button para maging update kayo sa mga ganap ng aking mga buhay. Thank you so much and God bless you. Bye!